Kamusta mga bata? Maligayang araw sa inyong lahat. Ngayon ay dadako tayo sa panibagong titik sa alpabetong Filipino. Handa na ba kayo? Mahina! Handa na ba kayo? Mainam! Nakikita ko na kayo handa na sa ating aralin sa araw na ito. Ang ating pag-aaralan ay ang titik E. Ito ang titik E. At ang sabi niya ay E. Sabihin nga nating lahat? E. Gumawa ng maliit na ngiti at sabihing E. Ang sabi ng titik E ay magaling mga bata, mabilis kayong matuto. Sabi niya ay E. Ngayon na ipapakita ko sa inyo ang ibang mga bagay na nagsisimula sa tunog na E o nagsisimula sa titik E. Handa na ba kayo? Magaling! Tayo ay magsimula na. E. Elepante. Ito ay isang elepante. Ito ang pinakamalaking hayop dito sa lupa. E. Elepante. Ang susunod ay E. Ekis. Sabihin nga natin, E. Ekis. Ang salitang ekis ay nagsisimula sa titik E at ito ay may tunog na E. Ekis. Ang susunod ay E. Espada. Nakakita na ba kayo ng mga naglalaban na may gamit nito? Ito ay ginagamit nung unang panahon ng mga sundalo noon. Ang tawag dito ay E. Espada. Okay, ang susunod ay E. Escoba. Alam niyo ba kung anong escoba? Sa English, ito ay brush. Ito ay pinangkukus ko sa mga lugar na marurumi upang maalis ang mga dumi. Ang tawag dito ay ano nga? Tama! E. Escoba. Okay, ang susunod ay E. Estante. Sino ang may estante sa bahay? Ang estante ay isang uri ng cabinet na nilalagyan ng mga iba't ibang gamit. Minsan pinaglalagyan lang ito ng mga gandang gamit pang display para maganda sa ating paningin. Ito ay E. Estante. Maalala ko, ang ibang mga bakery meron ding mga estante. Iba lang ang itsura. Ito ang pinaglalagyan naman nila ng mga tinapay para madali nating makita. Karaniwan sa estante ay may salamin sa kanyang harapan. Ito ay E. Estante. Ang susunod natin ay E. Embutido. Sino ang may paborito ng embutido? Gusto nyo ba itong ulam? Ito ay isang uri ng ulam na gawa sa karne. Hindi ko alam kung ano yung mga hinahalo, pero masarap ito. Merong embutidong karne, meron ding embutidong manok, at meron ding embutidong isda. Ang tawag dito ay E. Embutido. Ang susunod ay E. Ensaymada. Yan! Sino ang kumakain nito? Ito ay isang uri ng tinapay na nakaikot ng pabilog at nilalagyan ng asukal at ang iba ay merong margarine, ang iba naman ay maraming keso. Actually, paborito ko ito. So sabihin nyo nga, E. Ensaymada. Magaling mga bata. Ito pa ang isa. Sabihin nga natin, ano ito? E. Tama kayo. E. Eroplano. Kapag tayo ay pupunta sa ibang bansa na malayong lugar dito sa atin sa Pilipinas, kailangan nating sumakay sa eroplano. Pero pwede din kahit sa Pilipinas, kung pupunta kayo sa ibang lugar, katulad sa Visayas o sa Mindanao, pwede kayong sumakay sa eroplano. Ito ay isang uri ng sasakyan na lumilipad sa himpapawid. Para siyang bus na may pakpak. Tama mga bata. Ang tawag dyan ay E. Eroplano. Sino sa inyo ang nakasakay na dito? Naku, nakakatuwa naman. May nakasakay na yata sa inyo sa eroplano. Ako nakasakay na dito. Sa una, nakakatakot, ano? Kasi para kang lumilipad dun sa taas. Tapos, iisipin mo, paano kayo kung malalaglag tong eroplano? Pero, magagaling yung mga piloto nun. Sila yung driver ng eroplano. Eh, sabihin nyo nga, eh, eroplano. Ayan. Ngayon, nakita natin ang mga bagay na nagsisimula sa titik E. Titignan ko ngayon kung naaalala natin, nasaan ba si titik E? Hanapin nga natin, nasaan ang titik E? Magbibilang ako ng hanggang lima. Ituro nga natin, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tignan nyo nga kung tama ang sagot nyo. Wow! Nakita nyo ba ang mga titik E?
magaling mga bata. So ang may mga nakaturo na yan, lahat yan ay Titik E. At ano nga ang sabi ng Titik E? Magaling! Sabi niya ay, may papakita naman ako mga larawan. Ituro din natin, nasan dito ang mga may tunog na E sa kanyang unahan. Sa, dalawa, tatlo, apat, lima. Handa na ba? Tignan nyo nga kung tama yung mga tinuro nyo. Janan! Tama ba kayo? Ang elepante, ang espada, ang estante at eroplano ay mga bagay na may tunog sa unahan na E. Magaling! Tama mga bata ang inyong mga narinig. Ito ay E. Ngayon ay subukan nating isulat ang Titik E. Gusto ko itaas ninyo ang inyong mga daliri at sundan ninyo kung paano ito isusulat. Handa na ba kayo? Gawin na natin! Okay, isa. Tingnan nyo nga kung paano gawin. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Nakita ninyo kung paano gawin ang malaking Titik E? Isang mahabang pahabang linya mula sa taas hanggang baba. At tatlong pahalang na linya. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay, ngayon naman ang maliit na Titik E. Sundan ninyo. Isa, isang pahalang at isang pakurba. Nasundan ba ninyo? Isang pahalang na linya at isang pakurbang linya. Ganyan mga bata, isulat ang Titik E. Ngayon mga bata, nakita natin paano isulat ang Titik E. Ulitin nga natin, sabayan nyo nga si Teacher Ira. Isang pahabang linya mula sa taas papunta sa baba. Isang pahalang, at isa pang pahalang. At ang maliit naman ay paano? Isang pahalang na linya at isang pakurbang linya. Magaling mga bata, alam ko na matatalino kayo at nasundan ninyo kung paano ito gawin. Natutunan natin sa araw na ito ang Titik E. Ano nga ulit ang tunog ng Titik E? Magaling, alam na ninyo at nakita natin ang mga bagay na nagsisimula sa Titik E. Lahat sila ay may tunog sa unahan na E. Masaya ako mga bata na madali ninyong natutunan ang titik na ito, ang Titik E na may tunog na E. Hanggang sa muli, sana ay hindi natin makalimutan ang araling ito. Paalam!